Hello, mega love shout out, mga lalabs, mga vayu. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, hapon, san man sulok ng mundo. Ah, sa mga kapwa ko po, OFWs, around the world. Mega, mega love shout out. Mga lalabs, mga vayots. Oy, ang ating topic ngayon ay itong awayan ng mga vloggers na mga kilala. Number one dito, si Maharlika. Na ngayon ay kaaway na ng kanyang kaibigan, kaututang dila mura sa Canada. Na si Bagong Liponan, a.k.a. Carl Roy Domingo. So, grabe yung awayan, mga kababayan, ni Roy Domingo. At hindi naman siya pinapatulan ni Maharlika. Si Kaloy lang ngayon na si Bagong Liponan, Kaloy Roy o Roy Domingo, ang napapraning. At kahit anong post niya, ng post laban kay Maharlika, pinagkakakitaanan niya mulat sa poll na nag-meet, nagkakilala sila ni Maharlika. Ngayon, sinisiraan niya, video pa rin ni Maharlika. Ang kanyang gamit, ang kanyang content. Kasi, kung ikaw galit ka sa isang tao, ayaw mo na siyang makita. Ayaw mo makita yung vlog niya, i-block mo na siya, di ba? Pero ito, iba eh. Pinagkakakitaan dahil marami pa rin pupunta sa kanya ng mga tawag dito followers ni Maharlika dahil magmamanman kung ano yung mga ibablog niya doon. So yung awayan nila, di umano according to Jojo D. Guzman, napabasa ko po doon sa Facebook post ni Peebles Conanan, eh, nung bigla na lang siyang tawag dito, bumaliktad yung sikmura. Noong nagbakasyon sila Banat Bay doon sa Japan. So yun ang sabi ni Jojo D. Guzman. Tapos nung umakyat siya, na nakipagdibati siya doon kay Banat Bay, kay Sastrugando Sasot at kay Joey Bayon, nangamuti po na walang laman sa loob ng lupa. Kumbaga sa Bisaya pa, nangamuti baway unod. Kaloy Roy, kawawa siya doon talaga. Dalawang bisis ko pinanood yun, kahit ang tagal noon, dalawang oras yata yun mahigit. Naawa kay Kaloy Roy doon eh. Talagang tawag dito, nagmukha talaga siyang parang yung bang isang taong galit na pumunta sa gera na walang dalang baril. Yun, parang ganun, atos gera, way bala. Ganon si Kaloy Roy. So ngayon, according to Peebles Conanan, or Mother Peebles Talakira, ay inuukray or sinusubukan ni Kaloy Roy na hingi ng tulong kay Maharlika na kunwari, magkulab daw sila sa live, tapos paakyatin daw si Banat Bay at pagtulungan daw nila ni Maharlika bulljackin or parang sirain, pahiyain sa live, ganyan. Kaso, hindi siya pinansin ni Maharlika. Bakit nga ba? Kahit ako naman, kung ako si Maharlika, tama lang ang ginawa ni Maharlika. Hindi ninyo away yan eh. Hindi siya kasali dyan. Away yun ni Kaloy Roy Bagong Liponan at nila ni Banat Bay. So bakit makisali si Maharlika doon na hindi involved ang pangalan niya? So ginawa lang ni Maharlika yung tama. Abay, nagalit na doon si Kaloy Roy dahil hindi siya pinagbigyan ni Maharlika na hanggang ngayon wala na laman ng kanyang tawag dito, YouTube channel, puro si Maharlika. Ngayon, itong si Spencer Lacalle, kilala siguro niya ito, si Kaloy Roy or si Roy Domingo, aka Bagong Liponan sa YouTube channel. Sabi niya dito sa kanyang YouTube channel, Baklang Liponan, or hindi na Bagong Liponan na si Baklang Liponan, molestiador. Agoy.
Yung tatay daw ni Baklang Lipunan, ginorgor, tapos si Baklang Lipunan daw ay umiska po. So, pakinggan po natin mga kabayan, itong revelasyon po dito ni Spencer Lacalle. Kilala yata niya si Roy Domingo, taga Butuan yun eh. Di ba? Bisaya din yun. Kagayan ba yun o Butuan si Roy Domingo? Sinasabi mo, nagtatago si Mahadlik ah. No? Paano mo nasabi si nagtatago si Mahadlik ah? Eh, naaraw-araw nasa YouTube. Naman. Diba? Eh, ikaw yung mismong inamin mo na tumakas ka at hinahunting ka nga. Bakit ka hinahunting? O, ayan pala. Oy, Kaloy Roy, ilang beses na rin ako nagko-comment dyan sa comment section ng mga post mo. Nabanggit ko pa minsan yan si Spencer Lacalle. O, bakit ka nga ba? Totoo ba ito, Kaloy Roy, Bagong Lipunan, na ikaw ay tumakas at hinahunting? Bakit nga ba? Ikaw hinahunting, tapos pinoproblema mo ang problema ni Maharlika na kinasuhan siya ni Abel Bacod yun ng $2 million, tapos ikaw pala may isyo ka. Anong problemahin ang isyo ni Maharlika? Problemahin mo ang isyo. Sagutin mo ito dahil matinding banat ito ha. Nang mulis siya ka daw, tumakas ka, or yun, nag-iskapo ka daw, tumakas. At hinahunting ka, bakit nga ba? Ngayon, ang sinasabi mo, hindi mo alam ang dahilan, hindi mo, pero siyempre, hindi mo naman sasabihin ko ano yung dahilan. Kaya lang, siyempre, hindi ka naman papatayin ng isang tao na wala kang atraso. Correct. Hindi ka naman nahanapin ng isang tao kung wala kang atraso. Basically, naman. Pero kung atraso, yun nga yung mas matindi. Kung bakit hinahunting ka, so matindi yung kasong ginawa mo, kaya ka hinahunting at kaya ka tumakas. Kaya ba doon sa teenager? Naku, nang muli. Ngayon, ang sinasabi mo naman dito, Pinoy Dad, siya, salamat ha. Pinoy Dad. Ano pangalan? Pinoy Dad, salamat sa super sticker. Ngayon, yung sinasabi mo nga, yung app mo, yung application ba tawag dyan, ang sinasabi mo, liligwakin mo yung mga politiko, liligwakin mo yung mga oligarch. Eh, pumapasok sa isip ko, paano itong gagawin yung liligwakin mo yung politiko dahil dyan sa application mo? Eh, di ba dapat ang muna mo sinasabi? Paano maligwak yung po yung oligarko? So mag-invest, sino ba mag-invest dito sa kanyang kooperatiba? Billions yun, dollars, trillion pa. Tapos yung konterya pa niya ngayon, mga kapwa OFWs, ang saklap mo. Alam mo bakit napunta sa ibang bansa yung mga OFWs? Dahil mahirap sa Pilipinas, mahirap makahanap ng trabaho, nakikipagsapalaran sa ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Tapos ngayon, may isang kapwa na Pilipino na nasa ibang bansa din, naghahangad na huhot-hutan or iiskamin ang mga kapwa OFW na nagtatrabaho para makaginhawa sa buhay. Kung wala ka, kung hindi totoo yung pagmumolestya mo doon sa teenager, kaya una mo sasabihin ay liligwakin ko yung pumatay sa tatay ko at yung mamahating sa akin kasi wala namang kaming kasalanan. Eh hindi eh. Paano mo ngayon liligwakin yung paano mo ngayon tutulungan yung mga Pilipino na ikaw mismo ay hindi mo matulungan yung sa sarili mo? Eh, pinatay yung tatay mo. Di ba dapat priority yung kung talaga kang magaling? O, yun naman pala, Kaloy. O, si Spencer Lacalle to ha. Matindi yung akusasyon sa'yo dito. Pinatay yung tatay mo nang dahil dyan sa kaso mo, sa pangmumulistya mo daw ng teenager na tinakasan mo. Kaya kanapunta dyan sa Canada. Ang tanong, Kaloy Roy, totoo ba ito o hindi?
Kung hindi totoo, edemanda mo ito si Spencer Lacalle. Kasi siya ngayon yung nagpapakalat dito. At tama din naman siya dito eh. Bago mo problemahin ang kaso kay Maharlika ni Abel Bacudyo na $2 million, unahin mo muna resolbahin yung kaso o ng tatay mo kung sino yung pumatay doon. Bigyan mo ng hustisya. Nasa ibang bansa ka na, di ba? Engineer ka, may trabaho ka, sumaypang tustos ka na para kung kasuhan ang tao na pumaslang sa ama mo. Di ba ba? Bakit problema ni Maharlika ang inuuna mo? Unahin mo yung problema mo. Yung pamilya mo mismo. Yun. Bago ka sa magproblema sa iba. Kaya nga, di ba may kasabihan tayo, bago ka tumingin sa puwing ng iba or mota ng iba, mata ng iba, tingnan mo muna yung mata mo kung walang mota. Dito ba? Priority yun kung talaga kang magaling. Diba? Tawa talaga ako sa'yo. Alam mo, katulad doon sinasabi yung si General Baganas, isa pa yun eh. Kaya. Ayan ha, basta Kaloy Roy, paliwanag mo yan. Totoo ba yan? Ang akusasyon sa'yo ni Spencer Lacalle, baka kilala mo to. Or kilala ang pamilya mo at alam kung anong nangyari. O diba? Huwag kang magmalinis pala kung ikaw pala ay mayroon din naman palang ginawang kababuyan. Mas matindi pa yun. So hanggang dito lang. Maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.